Kung gustong umasenso, laging may paraan para makamit ito. Ganito ang kwento ng pagsusumikap ni Reggie Marquez. Pinagsasabay niya ang pag-aaral sa kolehiyo at pagiging traffic auxiliary sa kanilang barangay dito sa Lawang Bato. Para sa pamilya at para sa kanyang mga pangarap, walang hindi kayang pagdaanan si Reggie. Sabay-sabay tayong humanga sa pagpupursige ni Reggie sa buhay. Dito sa Kwentong Kabarangay. Yon naman, my friend! Magandang umaga, Reggie Marquez. Palapakan natin ang ating kabarangay. Yes! Bati ka naman, Reggie. Bati ka, Reggie, ng Good Morning sa Net 25. Opo, good morning po sa Net 25. Magandang umaga po lahat. Yes! Okay, Reggie, maaari bang sabihin sa ating mga kabarangay, ano ba ang iyong trabaho rito sa ating barangay? Isa po ako team leader sa isa sa department po ng traffic auxiliary ng Barangay Lawang Bato. Paano ka, gusto naming malaman mula sa iyo, paano ka napasok bilang isang traffic auxiliary? Nag-apply po ako bilang isang traffic auxiliary sa Barangay ng Lawang Bato. Then awa naman po napili po ako para makapasok sa isang traffic. Kumbaga nakapasa ka sa kanila examination. Yes po, yes. Ilan kayo sa mga nakapasa? Bali 12, 11 po kami lahat. 11? Opo. Tapos ilan kayong nag-try na mag-exam? Marami-rami rin po eh. Talaga? Galing, okay. So, ito ba talaga ang, nung nakita mo may job opening na ganito, ito ba talaga ang ginusto mong pasukin at bakit? Yes po, dahil mas gusto ko po yung, yung tumutulong sa, sa komunidad po namin. Gusto pong masayos yung daloy ng trapiko. Okay, nakita na natin na parang itong pagiging traffic enforcer niya ay nakatutulong din pala, my friend, doon sa kanyang pag-aaral. Yes po, yes po. Tama ba? Dahil ikaw ay estudyante rin. Oh, yes po, yes po. Paano nakakatulong itong pagiging traffic enforcer? Pinagsasabay niya ang pag-aaral sa trabaho nito. Anong? Bali po yung allowance ko po na dito po sa pagtatrapik ko po is pinangbabawang ko po tsaka pinatutulong ko po sa bahay namin. Good, very good. Ano yung maabilidad. Ano pa ang nakita mo? Nakita mong, okay, nag-aaral ka, may job opening na ganito, nakita mo yung oportunidad na maaari kang kumita, yung kita mo gagamitin mo sa pag-eskwela? Ayun po. Ah, may foresight. Correct. May plano ang bata. Gusto niya talaga yung meron siyang pinupuntong punta, may goal. Ayan. Graduate lang daw niya sa ALS. Yes po, yes po. Yes po. Woo! At ngayon, nagkokolehiyo ka na. Opo, incoming ka, first year college po sa marketing. Anong marketing? Opo, ang iyong marketing. Kinukuha? Okay, saan school, bro? Sa, Lourdes Caybiga po. Aba, mahusay. Paano okay. Mo pinagsasabay yun? Kasi, paano mo hinahati yan? Kasi yung pagiging traffic auxiliary, medyo mahaba-haba rin ang kailangan. Paano schedule mo? Oo, paano? Depende, isa naman po is... Halimbawa bro, sa Lunes, magpalo ng Lunes, anong schedule mo, anong ginagawa mo, paano yun? School at... Bali po, kung sa may school po, inuuna ko, pinapriority ko po muna yung schedule ko sa school bago po pumasok sa... At naiintindihan naman niya apo, ng mga boss mo dito apo. Sa traffic bureau, apo, kung baga ng inyong barangay. Ayan, ang galing naman nito at... Ilang taon ang gugugulin mo dyan sa kursong pinasok mo? Oh, alos 4 years din may git po eh. Ah, 4 years. Mabilis lang yun. Oh. Basta pagsipagan. Bakit mo ba naisipang magtrabaho? Ano ba ang iyong goal sa buhay? Para matupad ko po yung pangarap nila ng magulang ko na na makagraduate ako ng college. Oh, tinan mo ah. Parang pangarap pa ng magulang niya ang makapagtapos ka ng kuleyo. Yung pangarap mo ay ipatuparin ang pangarap ng mga magulang mo. Napakahusay ngayon. Ngayon ay nakapasok ka na ng kuleyo. Kumusta? Paano mo ginasagil yung ginagawa mo? Mahirap ba? Nakakapagod? Paano ang... Kasi kung galing kang eskwela, diretso kang trabaho, paano ka nag-aaral? Paano yun? Yes. Oo. Hassle nga po eh. Bali, kinausap ko po yung boss ko na after school ko, pwede po ba ako magpanggabi muna? Pumayag naman po sila. Bali, sa gabi po, yung trabaho ko. Di ako masyadong traffic sa gabi. Oho. Bali, doon din po ako gumagawa ng assignment ko pag bakante po yung trabaho ko. Okay. Ay, wow! Kasi kung titignan mo, yung mga kaedaran niya, sa mga katulad niya, ng mga estudyante. Party-party yan!
Oo eh. Pero iba niya, yung mga estudyante, yung mga kasabayan niya, kapag kapag natapos na yung school, diretso na ng bahay, aral-aral na, tulog, di ba? Siya magkatrabaho pa, di ba? May in-day pa siya trabaho, tapos mag-aaral. Iba rin, ibang kamada ng kanyang buhay araw-araw. Ipagpapatuloy mo pa rin bang ang pagiging member ng traffic auxiliary? Yes po, hanggang sa makagraduate po. Parang ginagawa ko lang po siyang stepping stone. Yun. Ano ang gusto mong patunguhan? Ano po, gusto po maging ano eh, maging army o kaya police. Uy! So dalawa pala ang gusto niyang tumbukin, ha? Oo, okay, pareho yun. Dalawang gulang kinukuha niya. Oo. Pero gusto kong malaman sa'yo, ano ang tinuturo sa'yo ng pagta-traffic auxiliary sa buhay mo in general? Ano? Anong tinuturo sa'yo? Kasi ang hirap niyan eh. At dami mo, parang nagdidisiplina ka ng mga tao sa kalsada eh. Bukod po dyan. Ano yung naituturo niyan sa'yo? Ano? Makibagay ka sa ibang tao. Makibagay, totoo. Makikisama. Correct. Kababaan ng loob. Kasi kailangan, dapat di mainit ang ulo, hindi ba? Hindi po, kailangan mahaba po yung pasensya dyan. Tama. Tama. Ito ba'y na-apply mo sa pag-aaral mo, sa iyong pamumuhay, araw-araw? Yes po, na-apply ko po yan. Ano ang reaksyon ng iyong mga magulang dito sa ginagawa mo ngayon? Siyempre, gusto po nila ako patigilin. Talaga? Sa pagtatrabaho po kasi gusto na lang po nila suportahan ako sa pag-aaral. Oo. Eh syempre, ako naman po bilang panganay. Gusto ko rin pong tumulong sa kanila. Panganay, ayan. Nakaka-relate kasi siya sa kung anong hirap ng mga tagulang niya. Nakaka-relate tayong lahat ng mga panganay, di ba? Correct, my friend. Alam mo yan. Alam natin yan. Shoutout sa mga panganay. Okay, sino ang inspirasyon mo para sa lahat ng pagsusumikap na ginagawa mo at pagsisipag? Paghihirap po ng magulang ko. Yun talaga, hindi ka tumitigil. Kaya kahit pagod, hindi pagod. Go lang. Yes, pero kailangan din nagpapahinga. Alagaan mo rin ang iyong kalusugan. 23 years old lamang itong si Reggie. Pero ano ba yung pangarap sa future? Pangarap po bang magkaroon ng iba pang negosyo, trabaho? Ito lang, maging pulis o sundalo. Gusto ko rin po magkaroon ng sariling negosyo. Siyempre. Ano yung mga naiisip po na pwede mong inegosyo ngayon? Mga livestock po. Livestock? Poultry, mga ganon. Galing bata. Aba. Ay, ba't hindi ka nalang mag-agriculture? Alam mo ba? Pwede naman. Alam mo, yan palang gusto kong sabihin sa ating mga kabataan ngayon. Kala nila, yung pagiging agriculture student ay hindi maganda. Ay, alam nyo, pang matagalang karera yan, my friend, lalo na sa ating bansa. Maski nga sa ibang bansa, in demand yan. Eh. Tama. Yes, kapatid ko, nag-masters, nag-PhD, agriculture. Yun! Sa ibang bansa yan. Pa. Kasi nga para makatulong dito sa atin. Oo. Livestock naman pala ang gusto mo. Oo, pwede yun. Ipuntuhin mo na yung papunta doon. Pagkasiba mo, batang-bata pala man itong si Reggie. At marami siyang pangarap sa buhay. At masipag ka, alam na alam mo pala sa kamada niya. Yes, no? Alam mo magsasucceed siya. No? Ano ba ang kahalagan para sa'yo ng pagtatapos ng school? Bukod sa maging proud yung magulang ko sa akin, syempre yung matupad ko yung pangarap ko sa buhay. O naman, kasi ngayon, yung pag-aaral, hindi na yan mawawala sa'yo. Hindi na matatanggal yan, magiging yaman mo pagdating ng araw. Ayan. Mensahe sa mga kabataan katulad mo na posible na dumaraan din sa pareho mong proseso. O di kaya, hindi rin nila alam kung anong gagawin nila pero gusto nilang makapag-aral. Ayun lang, laban lang tayo magsumikap. Maabot din natin yung mga pangarap natin sa buhay. Mga Connect 25, this is Love and New Ver po. For more Love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.